Girlfriend talaga ng tropa ko si Angel. Matagal ko na talaga siyang gusto. Pero ayoko bigyan ng motibo dahil nare-respeto ko yung bro code namin hanggang sa dumating yung araw na, naghiwalay sila. Cute naman siya eh. At saka wala naman akong sabit nun eh. Kaya sinagot ko na siya. May mga taong pinagtatagpo. Naging masaya naman yung relationship namin noon. Naging sweet kami sa isa't isa. Lagi namin chine-cheer up yung bawat isa dahil mahal namin yung isa't isa noon. Yung pinaka hindi ko makakalimutan kay Ryan, yung pinaparamdam niya sa akin na ako lang yung mahal niya. Pinagtagpo, pero hindi itinadhana. The problem is, ano eh, hindi niya ako kayang intindihin ng maayos. Like, todo explain ako sa kanya palagi, pero paano naman yung side ko? Lagi ko siyang iniintindi, pero paano ako, di ba? Pag binigay mo na ba ang lahat, ano ba yung enough? At saka ano ba yung too much? Handa na kaya ang mga puso nila this time around? Yan at marami pang tanong na naghihintay ng sagot. Is there a second chance in love? Hindi? Oo, pwede. Ewan. Maraming salamat, Alexa, sa paghandog na napakagandang awitin para sa bisita natin ngayon dito sa Hope. Welcome dito sa Hope, Ryan and Angel. Gano'n na kayo katagal na hindi nagkikita? Dalawang buwan. Medyo fresh pa to, kung tutuusin. Tapos gano'ng katagal ang inyong relasyon? Kalahating taon? Uy, six months lang. Oo. Pero simulan muna natin dun sa magagandang kwento. Ryan, kayo daw ay nagkakilala sa GC o group chat ni Angel. Ikwento mo sa amin paano ba nangyari yun? Yung group chat na yun is gawa yun ng tropa ko, kami. Tapos yung tropa ko, jowa niya talaga si Angel that time. So ex-boyfriend niya? Opo. Oh. Tapos dumating yung time na naghiwalay sila, parang nagkaroon ako ng lakas ng loob magsabi na ng kung ano yung nafe-feel mo. Oh, nung nagparamdam na sa'yo si Ryan, Angel, na parang gustong-gusto ka na niya, anong ginawa mo? Umamin din po ako sa kanya na may gusto din po ako sa kanya. Pero ito ba, ipinaalam niyo ba dun, ikaw, Ryan, pinaalam niyo ba dun sa friend mo, naliligawan mo na siya? Yung barkada mo. Actually, nung nag-banding kami nung tropa ko, nagsabi rin talaga ako na wala naman na sila. Is it okay na magkaroon ako na shot kay Angel? Tapos sabi niya sa akin, okay lang naman daw. Meron namang go signal. May paspas naman. Pero ano naman ang nagustuhan mo, Angel, kay Ryan? At ang bilis mong nahulog ang loob sa kanya. Sweet po siya. Tapos pinaparamdam niya po sa akin na ako lang yung mahal niya. Maganda po yung pakikitungo niya po sa magulang ko. So pinakilala mo na agad.
Anong feeling noon, Ryan? Pinakilala ka na agad dun sa family niya. Actually, na-overwhelm ako nung time na yun. Like, masaya sa pairan mo kasi, like, legal ka sa side ng parents niya. Kaya doon, masaya ako. Alam mo, Waki, medyo sensitive tong topic na to. Siyempre, ang mga kabataan, alam naman natin lahat, kayo ay 18 years old nung time na yun, di ba? Mapupusok. To, yan. Sa pag-ibig. Ako, naging kabataan din ako. May mga times na tayo ay nagmamadali. Gusto natin, akala natin, ito na ang panahon at ito na ang pagkakataon. Hindi na tayo masyado nag-iisip. Pinangungunahan tayo ng ating mga tawag ng ating pag-ibig, emotions, ang ating pagiging mapusok, yun na mas nangunguna. So si Angel at saka si Ryan, nag-explore sila ng kanilang pagmamahalan. Bakit mo naisipan na ibigay lahat at i-give up lahat ng pwede mo maibigay sa kanya? Bakit? Mahal ko po siya eh. Ba't kailangan umabot sa ganun yung relationship ninyo? Akala ko po kasi siya na po yung... magiging forever mo. Ryan, binigay niya na ang lahat-lahat sa'yo. Lahat. Bakit nanlamig ka pa rin kay Angel? Yung reason ko po kasi kaya dahil tinigil ko po yung relasyon namin is alam ko pong ako na po yung may mali sa relasyon namin eh. Ano yung mali sa'yo? Impulsive din po kasi ako. Like, kapag nagkakaroon po kami ng misunderstanding, imbis po na umupo lang, talk things out, nangyari po, kinakain po ako ng sistema ng galit ko. Yun po yung mas lumalabas, imbis po na intindihin ko siya. So nakakapagsalita ka ng masakit o nasasaktan mo siya? Hindi naman. Physical po hindi. Emotional ko po siyang nasasaktan. Yung cycle po paulit-ulit pa rin. Paulit-ulit ko lang din po siya nasasaktan. So ikaw ang gumivap na lang para hindi mo na siya tuluyan masaktan. Ako na lang po ang tumigil. Marami po at silang gusto pang sabihin at ipaliwanag sa isa't isa. Kaya naman po, naghanda sila ng letter at si Angel na muna po ang unang magbabasa. Dear Ryan, madami akong gustong itanong sa'yo. Nang dahil sa'yo, di na ako makatulog kakaisip. Bakit mo ginawa sa akin ang mga bagay na ito? Ryan, kinakahiya mo ba ako? Tungkol lang ba sa akads, kaya nagtitiis ka sa akin? Minahal mo ba talaga ako? O no choice ka lang? Kasi ako lang yung nandyan at nauuto mo sa lahat ng mga oras. May kulang pa ba sa akin, Ryan? Bakit kailangan mo pa ako ilihim? Bakit hindi mo sa akin sinabi agad na wala ka na palang nararamdaman sa akin? Kesa naging toxic ka sa akin na parang di mo na ako tinuturing na girlfriend mo. Binigay ko naman ang lahat sa'yo. Minahal kita buong puso at kaluluwa. Dahil nga mahal kita, hindi ako nagdalawang isip na ibigay ang lahat sa'yo. Di pa ba sapat yun? Para lang mapasaya kita. Ryan, ang bigat. Ang sakit. At gusto kong sabihin sa'yo na sa ginawa mo, mas pinatunayan mo lang ang sarili mo na dapat hindi ka mahalin. Hi, Angel. Kamusta ka na? Naalala mo ba nung time na tayo pa? Napasaya mo talaga ako noon. Ginawa mo lahat para sa akin. Nagtiis ka kahit masakit. Pinilit mo kahit mahirap. Minahal kita dahil doon. Pero ako na ang nahihirapan para sa atin. Dahil hindi ko mabigay yung pagmamahal na para sa'yo. Hindi ko lang lubos maisip paano makakabawi sa'yo at paano kita mamahalin ng tama. Kaya napilitan ako i-ghost ka at huwag na lang replyan. Alam kong wala tayong tamang hiwalayan.
At basta-basta na lang kitang iniwan. Nang walang kalinawan. Ang totoo, kaya ako ginawa yan dahil ayoko nang nakikita ang taong minamahal ko. Samantalang ako, parang manhid na ayaw magbago para sa taong minamahal niya. Pero sana mahanap mo yung tunay na pagmamahal na para sa'yo. Dahil yun ang gusto kong makuha mo na di mo nakuha sa akin noon. So nang ghost ka pala? Ngayon naman ay may hinanda kayong mga katanungan na pwede nyo lang sagutin ng hindi, oo, pwede, ewan, no explanations needed. Ito po ang 7 questions of hope. Minahal mo ba ako? Oo. Namiss mo ba ako? Ewan. Nawalan ka ba ng respeto sa akin? Dahil binigay ko na sa'yo ang lahat. Hindi. In a relationship ka na ba ngayon? Hindi. Nagkulang ba ako sa'yo? Kaya hinayaan mo ako? Hindi. Tuwing nasasaktan kita, nagawa mo bang lumapit sa iba? Oo. Ginamit mo lang ba ako? Hindi. Dahil sa ACADS mo? Hindi. Nagka-relationship ka ba nung nag-break na tayo? Hindi. Ginamit mo lang ba ako dahil sa katawan ko? Hindi. Nung nagbe-breakdown ka ba, naisip mo bang tama ba na ipinaglalaban mo ako? Ewan. Nagsisisi ka ba nung nag-break tayo? Oo. Nagsisisi ka ba sa lahat ng binigay at ginawa mo para sa akin? Oo. Mahal mo pa ba ako? Ewan. Masaya ka na ba na wala na ako? Pwede. Ngayon naman ay oras na para tanungin natin ang pinaka-importanting tanong para kina Angel and Ryan. Gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Hindi, oo, pwede, ewan. Thank you.
maraming salamat, Ryan and Angel, sa paghandog ninyo. Yes. Ay, sana maging lesson ito sa ating mga kabataan na nanonood dito na hindi po basta-basta at hindi biro ang mga physical na pagmamahalan. Minsan kasi pag ginawa na natin ang physical na pag-express ng pagmamahal, nagiging bulag tayo. Akala natin mahal na natin ang isang tao. Nakakalimutan natin. Pero yung usok ang lumalabas, hindi talaga yung puso. Okay, maraming salamat pa rin syempre kay Angel and Ryan. Sana natutunan nyo ang mga kailangan nyo matutunan ngayong araw na ito. At para naman sa inyo, mga tropang lol, syempre ngayon po ay araw na ng Pasko. Malapit na po magpasko, kaya kailangan magbigayan tayo ng pagmamahal. Yes. Let's always choose love. Yes. Kahit romantic love pa yan, kahit platonic love, basta marami friendship pa tayong love. Pagmamahal na pwedeng ibigay sa mga taong deserving. Tama ka talaga, Alex. No? Pag nagbigay ka ng love, may babalik at babalik din sa inyong lahat dyan. Pag hindi ibigay ang inyong love na binigay mo, hindi siya ang tamang tao, kumbaga, diba? Tama. At dahil dyan, mag-thank you tayo sa nasa itaas na nagbibigay sa atin ng love nang walang kondisyon. Jeff, ikaw ay kulang sa love, kaya ikaw na ang love. Oh, hindi. Punong-puno ako ng love. Punong-puno ka ng love. Lord, maraming salamat po sa lahat po ng pagmamahal na ibinibigay niyo sa amin sa araw-araw, sa lahat po ng biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin. Para po rin, itong dasal na to para din po sa lahat ng tropang lol na nanonood sa amin. Hawakan niyo po ang aming mga puso at isipan na sana po ay kami po ay patuloy makapagpasaya ng mga tao, makatulong sa aming mga tropang lol. At maraming salamat po sa lahat ng biyaya, at sana po ang COVID po ay lalo pa niyo pa hong iwakasan na para po talagang bumalik na po kami sa normal tulad po ng dati. Lord, maraming salamat po sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen! I love you, Jesus! I love you, Mama Mary, ang aming pagdasalay ni alay namin sa lahat ng religion sa buong Pilipinas at sa buong mundo, sa mga kapatid po nating Muslim. Assalamualaikum. At sa mga Bisayo po, mga gihigugma namin, dagang salamat. Group hug! Group hug! At sa lahat ng mga kasambahay, we love you! At saka, napaka-importante, happy birthday, Jessica Ambion! Happy birthday! Bukas, same time, same channel, na lagi niyo pong tatandaan. We love you! Kami po, amin yung pambansang katropa. Tropa! Tropa!